Maring itinanggi ni Senator Kuya Bonggo ang mga akusasyon tungkol sa pagkakaroon ng reward system sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag niyang walang batayan. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Go na sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, ang buhay ng mga Pilipino ay naging mas payapa at tahimik at ang mga tunay na epekto ng war on drugs ay dapat husgahan ng mga Pilipino mismo. Ang kanyang paninindigan na walang ilegal na ginawa si Duterte sa kampanya ay nagpapakita ng kanyang matibay na suporta sa dating Pangulo. Binanggit din niya na sa tuwing tinatalakay ang war on drugs, nagkakaroon ng standing ovation sa Kongreso at Senado na tila nagtatanong kung bakit ngayon siya sinisisi at nag-iisa sa kanyang laban. Handang-handa si Go na makilahok sa mga pagdinig sa kamara, ngunit nilinaw na ang interparliamentary courtesy ang pumipigil sa kanya. Sa kabila nito, ang kanyang pagnanais na magsampa ng resolusyon upang imbestigahan ang war on drugs sa Senado ay nagmumungkahi ng kanyang patuloy na pagsisikap na linawin ang mga aligasyon at ipaglaban ang mga nakamit ng kampanya. At sa naging isyung ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Erado na ang team Palacio de Polvoron. Tangina, grabe naman kasi demolition job nila sa mga Duterte eh. No, nagpa-survey. Alam nyo po ba anong survey yan? Alam nyo ba? Mamaya, first time in the history lang ho yung survey na yan. Only in Ngagba admin. Gagi talaga. O, sayang pera man. Aba, pag-usapan din po natin itong si Hunyango. Alam nyo ba yung Hunyango? Hunyango, Batabili. Hello, Sincia Morta, pagandang gabi. Sabi nga ni, ano, ni Mayor Basti, Tabili! Hunyango, paiba-iba ng kulay. Pag-usapan po natin itong chairman ng Quadcom na si Barbers. Talagang trapo talaga pala itong datingan, itong nimal, itong taong ito, no? Grabe! Sa panahon ni Pangulong Duterte, nandun yata ako sa ano, sa nung panahon na to eh. Kasi naka-cover ako guys eh, sa isa kong vlog page, hindi Bisitak Pilipinas, isa eh. Naka-cover ako noong The Real Numbers 2018, nasa nakapasok ako sa Krami to ginawa eh. Sa Krami. Nagsalita si Barbers, kumakalat ngayon sa social media. Poring-pore si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs. At ang sabi pa nga ho niya eh, ayaw na niyang palitan si Tatay Digong sa pagkapangulo dahil siya lang ang matapang na presidente ang kumalaban sa mga adiktos binidiktos. Anong nangyari ngayon, animal? Hello, Ate Cherry Tosake. Magandang gabi, konbawa. Iba talaga ang nagagawa ng pira ni Palaka. Kaya hito, nagbago na Hunyango. Hunyango. Tusok na guys. Pag makabanat kay Pangulong Duterte ngayon, wagas. Pero hito, Senador Bonggo, may buwelta sa Tuwad Committee. Yari kayo. At balak kasuhan ni Senator Bonggo itong si Garma na nagpagamit sa marka demonyo. Marka demonyo na kasi mga drug lord man yan, animal. Sabi ni T0 Bihis, magkano kaya ang tinapal kay Barbers? Aba, alam yan ni Manay Sandra Cam. Kung magkano, kaya double time po siya. Magkanong
Siguro, sila-sila, marami talaga yan. Marami ho yan. Maraming pira. Aba! Junil! Neil! Utay na, sikat yung Junil noon eh. Ngayon, sikat na ngayon. Rumil! Tutoy Kumil! Eh, di-share ito sa akin. Alam mo yung Tutoy? Tutoy Kumil sa Green Wheat Pole Boy! 1 billion daw bayad kay Barbers. Ay, sana all. May billion ba kayong ano na yon? Yung ano sa ginto, no? Binta sa ginto. Ah! Love Mike Travelers, magandang gabi. Patuplok nga, guys. Ayon kay Laila di sa Sabah. Sabi niya, ano yon? Di mo alam yung Tutoy? Teacher, ito sa akin, di mo alam Tutoy, Ana, Junil. Ala, kalahati, one fourth sa buhay mo, teacher, ito sa akin. Ano, mawawala. Kung hindi mo alam yung Tutoy Anay. Turuan nyo, turuan nyo. Turuan nyo. Sa mga hindi nakakaalam ng Tutoy, one fourth sa inyong buhay mawawala. Tutoy Anay, Junil. Sabi ni Lailailay di Sabah, Malaysia. Sabi nyo, bato, kasuhan ka daw. Nananakot. Sinatar ba daw? Hindi ako nananakot, ha? Kunti lang. Hindi man takot yan si Sinatar ba to? Animal naman talaga, oh. Hindi man takot si Senator Bato. Tapang yan. Galit na galit. Gigil na gigil nga. Oo. Kunti lang, kunti. Gamay lang ba gamay? Haba, naluko na! Yung sumayaw ng ano, ano bang sayaw niya sa Bilibid Prison? Alala niyo yung sayaw niya? Careless Whisper ba yun? Anong saya ni Di Sabah sa ano sa Bilibid? Careless Whisper ba 'yon? Sinayaw niya, kalimutan ko yung sayaw niya. Ay, Jumbo Hotdog ba? Careless Whisper talaga? Eh. Alam ko yung Careless Whisper si ano 'yan eh, si Haydin ko. Yung may ano, yung may skandal. Careless Whisper 'yon? Ah, uso pala talaga noon yung Careless Whisper animal. Pag may scandal pala, Careless Whisper ang kinakanta. Uy, animal. Ganda man dun si ano, ganda man yung partner na Heldin ko. Si Di Sabah, pang ito. Junil! Oy, Mami Melita Bryant, nandiyan ka na sa Australia, Mami Melita? Ang bilis naman. Ang bilis. Ayon po kay Laila Dilima, kakasuhan umano niya. Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mutang mga buang ng mga animal ngayon, mga drug lord ba, sikat man ngayon? Dong! Dong! Naunsa man, anong nangyari sa Pilipinas, dong? Sikat man mga drug lord ngayon! Pinasikat man ni Bangag, atay! Kaya heto mga kababayan ko, pinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sorry ha. Ni Senator Bongo. Senator Bongo, si Pangulong Duterte tungkol po sa isyo sa war on drugs. At iginiit po ni Senator Bongo na walang reward system. Ah, kahit may reward system yan, okay lang sa akin. Drugista naman yung inilibing. Ay, sabi ni Inday Dorato, hindi daw Careless Whisper. Dancing Queen. Ay, tama, Dancing Queen nga yun. Dancing Queen, 19 Forgotten.
Okay. Pakinggan po natin si Senator Bongo. Bukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Mm-hmm. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang police dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Hina ba yung sounds? Lakas na ng sounds ko, mabungol na ako. Hina daw yung sounds. Lakasan nyo na lang yung audio nyo kasi malakas naman sa akin na. Baka mabungol na ako. No? Tama naman yung sinasabi ni Senator Bato. Senator Bato. Ni Kuya Bongo. Kaya nga dinoble nga ho eh. Kaya nga ho dinoble ang sahod. Oh, malakas man ang malakas man daw ang ano, ang sound. Kay Kuya Bongo, sige lakasan natin kunti para pag ano. Ito lakasan natin ng konti, Okay. Alam niyo po mga kababayan ko, nakapagtataka man talaga, no? Ngayong sa Tuwad Committee ho, pinag-initan talaga yung war on drugs. Alam niyo po yung sinasabing reward system. Wala ho akong problema diyan. Kung totoo man 'yan or mahindi, hindi totoo. Wala akong problema diyan. Ito lang naman kasi ang ano ko diyan, ang stand ko diyan. Alam niyo ang pinag-usapan dito mga durugista. Pinag-usapan dito mga drug lords. Saan ka nakikita ang bansa na ang gobyerno, na ang mga mambabatas at kongresista ay nagmistulang abogado at ipinagtanggol ang mga drug lords? Tanungin ko kayo. Sige nga. Meron ba kayong nakitang bansa na ipinagtanggol ang mga durugista, mga drug lords? Aba, nagago. Meron. Pilipinas. Only in the Philippines. Pilipinas, tagapagtanggol ng mga drug lords. Ay, alam mo, hindi maganda yan para sa atin, guys. Sa maraming Pilipino, abusuhin tayo. So ngayon, yung mga sindikato, yung mga drug lords, yung mga mafia sa iba't ibang panig ng mundo, mga taga-Mexico, mga taga, ano ba yun, maraming droga? Malapit na rin tayo magkaganyan. Dadayo yan. Pupunta yan dito sa ating bansa. Mantakin mo yung mga nagorgor na mga drug lords kasi Chinese man yan, mga inchik. Dadami na yung mga Chinese drug lord ngayon. Mga sa Colombia, ayan, African syndicate, Mexican syndicate. Dadami sila. Dadayuhin ang Pilipinas. Sasabihin man ng mga animal, uy, dayo tayo, bakit? Maganda sa Pilipinas. Bakit maganda? Galing ng presidente doon eh. Bungkol siya po gumagano, no? Ang tindi ng administrasyon, ipinagtanggol ang mga drug lords na nagurgor ng previous admin. Doon tayo! Sige nga, mga supporters ni Dayunior, kamusta kayo? Hindi magandang impression ito sa mga foreign investors na gustong mamuhunan ng legal sa ating bansa. Pero, good impression ito sa mga sindikato, mga durugista, mga drug lords. Nigeria pa, putang ina, dadayo sa atin. Kawawa ang Pilipinas. Kasi, lumalabas na ang Marcos admin
sa pamamagitan ng Tuwad Committee na ito ay may malasakit sa mga drug lords. Walang malasakit sa mga mabibiktima ng mga drug lords. Anong klaseng bansa tayo? Sa ibang bansa, ginugurgur yan, matik yan eh. Diba? Binibitay ang mga yan sa ibang bansa eh. Bakit dito sa ating bansa, inaabugaduhan ng mga kongresista under Marcos admin ang mga drug lords? Kayong mga supporter ng Marcos admin at supporter ng Tuwad Committee, ito yung sasabihin ko sa inyo. Huwag naman sana kayo mabiktima ng mga durugista. Tandaan nyo yun. Ang mga durugista, hindi yan namimili ng binibiktima. Hindi yan namimili kung sino yung kanilang bibintahan at bibiktimahin. Ang iniisip nila, yung sarili nila. Hindi naman, magbibiktima sila. Mga drugista, sindikato. Hindi man sila nagtatanong. Ano ka, BBM supporters ka, Marcos ka, o Duterte ka? Hindi man sila nagtatanong. Bibiktimahin ka lang. Basta makabiktima sila. Kaya ikaw, BBM supporters ka, Marcos supporters ka, wala kang ligtas sa mga durugista, sa mga demonyo. Dasal ko lang, huwag naman sana kayo tamaan ng mga durugista. Ha? Huh? Kasi kayo supporters ka ng mga durugista, di ba? Galit kayo sa mga Duterte. Putang ina, good luck sa inyo, magiging ganun kayo. Okay, tuloy, oh. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. At hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya. Tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya. At hindi ko naman po kinakaila sa inyo. Malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Ano talagang totoo? At ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan? Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, stop muna, Kuya Bongo. Hello, Angel Time Traveler. Alam nyo, binuang na talaga itong gobyernong ito, yung mga Quad Committee. Hindi ko na maintindihan ang kinalang ginagawa diyan sa Kongreso bilang isang kinatawa ng bawat Pilipino, bawat distrito. Meron pang mga party list. Ang linaw ng sinabi ni Kuya Bongo, hindi ba nakatulong ang war on drugs sa maraming Pilipino? Tanong ko po sa inyo, kayo po mismo. Araw-araw po tayo dito, nagla-live, maraming nag-video, piniply, nagsasabi na bago ang aking anak, sa comment section, marami hong nagsasabi. Hindi lang ho ako, hindi lang po siguro kayo, pati yung galit sa mga Duterte, alam ninyo ho yun.
na during Duterte admin, merong war on drugs. Malaya po tayong lahat, naglalakad sa madilim, madaling araw, na hindi po tayo nababahala. Dahil alam natin, yung presidente galit sa mga kriminal durugista. Huwag natin dayain ito, mga kababayan ko. Kaya dapat kayo, na mga tayong lahat na nakikinabang sa war on drugs ni Pangulong Duterte ay lumabas, magsalita, magvideo sa inyong mga sarili, i-post nyo po sa inyong mga social media, at kayo po mismo magtestimonya na ako ay talagang natulungan sa panahon ng war on drugs ni Tatay Digong. Kaming mga call center agent noon, hindi po kami takot umuwi ng madaling araw dahil sa war on drugs ni Tatay Digong. Baka po pwede tulungan naman natin si Tatay Digong dahil itong nangyayari po kay Tatay Digong, alam ko na ho ito noon pa na mangyayari ito, guys. Kaya nga ho tinutula ko talaga si Inday Sara sa pagkapangulo. Iniiyakan pa nga namin eh. Patuplok nga, guys. Dahil pag katapos ng termino ni Tatay Digong, pag hindi si Inday Sara maging presidente at kung hindi kaalyado ni Tatay Digong ang maging presidente, panigurado ho, babalikan si Tatay Digong ng mga drug lords. Ito expected na to, guys. Ito ho yung isa sa mga dahilan ko. Bukod sa ipagpatuloy yung nasimula ni Tatay Digong, ito yung isa sa mga kinakatakutan ko talaga, na babalikan talaga si Tatay Digong ng mga drug lords. Drug money po, guys, ang gamit ngayon labang kay Tatay Digong. Kaya nung umatras si Inday Sara sa hindi tumuloy sa pagiging presidente, pinupost din namin, tinutulak namin si Kuya Bunggo na si Kuya Bunggo na lang yung tatakbo sa pagka-presidente. Kasi no choice tayo talaga, guys. Darating at darating ang time mo na maghiganti ang mga Addictus Benedictus. Kay Tatay Digong, mantakin nyo, 6 na taon man yan. 6 na taon, pinapahirapan sila ni Tatay Digong. Nagsilayasan nga ang mga demonyo animal, oh. Lugi nga sila ng 6 na taon, eh. Because of Duterte, because of war on drugs. Sinong magnegosyo sa panahon ni Tatay Digong ng mga durugista? Ah, iba, baong ka talaga. Eh, ito yung sinabi ko. Ito ay ganti po ng mga drug lords. Kay Tatay Digong, nasaktan sila. Mantakin mo, ilang dekada ho sila na mamamayagpag sa bansang Pilipinas. Ilang dekada ho sila, masaya ang buhay nila, hayahay ang buhay nila sa bansang ito. Pagdating ng Duterte, puta, tiklop lahat. 6 na taon pumahinga. 6 na taon lugi ang kanilang negosyo. So, siyempre, sila, titiis lang, 6 na taon lang naman yan eh. Pagdating ng pagbaba ni Tatay Digong, ito na nga ho yun. Ito na yung tunay na nangyayari. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kung ikaw natulungan ka ng war on drugs si Tatay Digong, magsalita ka. Dahil millions of Filipino people ang natulungan ng war on drugs at natuwa sa war on drugs si Tatay Digong. Pag tinanong ka, pag nagtanong tayo sa isang tao at sasabihin mo ang tanong mo, nagustuhan mo ba ang war on drugs ni Tatay Digong? Pag ang sagot niya hindi, adik yan. Kung hindi adik yan, pusir yan. Kung hindi pusir yan, drug lord talaga yan. Kung hindi drug lord yan, ngiwi. Ang galit lang naman sa kay Tatay Digong ay durugista, Addictus Benedictus, mga criminals. Sila lang naman ang galit. Pero tayong mga matitinong tao, mahal na mahal po natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Kaya nga inuna ni Tatay Digong, tama yung sinabi ni Kuya Bunggo. Kaya nga inuna ni Tatay Digong itong mga kapulisan, dublihin ko sa audio niyo, pati militar. Bakit? Kayo yung kasama ko para digmain ang mga oligarkiya. Labanan ang mga drug lords, labanan ang mga durugista. Dahil alam ni Tatay Digong ang pinasok niya. Alam ni Tatay Digong yung hirap ng war on drugs. Hello, Ma'am Sarah Vina and family. Ganun po yung ginawa ni Tatay Digong. Pero bakit ito yung sukli ng mga buhaya kay Tatay Digong? Mga pusher ba kayo? Tanong lang kami. Mga drug lord ba kayong mga buhaya? Sabi ni Rodi Batos-Batusan, noong si Duterte ang presidente dito, ang vice mayor namin, dito lumayas ang Pilipinas, nagtago. Ngayon, dito naman, lumutang. Ay, gago, sino yan? O, tingnan mo. Si Rudy, vice mayor daw nila eh. Durugista, nagtago. Panahon ni Tatay Digong, ngayon, bumalik na, bumangon muli, animal. Guillermo Antipunan, bumalik na talaga, bisdak, ang mga masasama dito. Sa Taguig South Signal, may hold up na Bumbay. Ubos ang Bumbay. Tuloy, Kuya Bunggo. Ang ayaw ko po mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Tama! Alam mo, Kuya Bunggo, sobrang lakas ng loob ng mga drug lord. Nagpo-fowl lang ngayon, o lang noon, ngayon nagpa-file na. Noon, nagpo-fowl lang. Ngayon, nagpa-file na ng kandidatura. Ganun sila kalakas ngayon. Yung iba, nasa gobyerno pa. Yung magkamag-anak nga eh. Nasa gobyerno na. Nahulihan na nga yung anak ng ano eh. Nang Mary Jane, puta, nasa gobyerno na. Grabe, ang tindi. Tama ko yung sinasabi ni Kuya Bunggo. Sayang lang ang nasimulan ng Duterte admin. Nakipagbuno, maraming namatay na mga kapulisan dahil sa war on drugs. Ngayon, useless na. Dahil tama yung sinasabi mo, Kuya Bunggo, malakas na ang loob ng mga drug lords ngayon. Sa bakit nga ba ang lakas ng loob nila? Eh, may nag-aabugado eh. Yung nakaupo sa Palacio de Polvoron, gumagano, no? Every 30 minutes, nagpo-polvoron daw, sabi ni Kati Binag. Ganun. Anong nangyari sa ating bayan? Noon, tayo yung malaya maglakad sa kalsada. Hindi tayo natatakot noon. Ang takot noon maglakad sa dilim. Mga adik. Ulitin ko. Sinong takot maglakad noon sa pangalong sa panahon ni Tatay Digong? Mga adik. Tubig muna, guys. Sus! Lukuhan pa ba tayo? Pati kapitbahay namin eh. Adik pala. Sumuko man, kahit takot man matukhang. Kasi pag matukhang ka, pag tumuktok, pag kumalas ka, durog ka talaga. Suko ka talaga. Ganun katindi. Kasaysayan yun. Nasa kasaysayan eh. 1.3 million na mga adik sa Pilipinas nagsisukuan. O bakit ka susuko pag hindi ka adik? Hindi susukuan. Eh kung walang Duterte, anong mangyayari sa atin? Di zombie tayong lahat. Nag-apira na tayo ngayon. Puro mga ngiwi. Sabi ni Joyce, sa baryo namin, ang daming nahuli na po, sir. Pati yo, sir, nasa kulungan pa din. Buti na lang, yung ex-husband ko, nagbago.
dahil kay Tatay Digong, sabi ni Joyce Pascua. Totoo naman talaga yan? Alam nyo po yun, ma'am, mga ganyang testimonya, ma'am. Mag-video kayo, kumuha kayo ng kamera. Sabihin nyo sarili ninyo, huwag lang banggitin ninyo pangalan nyo. Testimonya lang ba? Tulong lang natin kay Tatay Digong na natulungan tayo sa war on drugs. Sasabihin mo, ex-husband ko sa Bugno o nagbago sa panahon ni Tatay Digong. E send nyo po sa aking FB page. Ako na mag-post, huwag lang ninyo lagyan ng pangalan. Tulong lang natin kay Tatay Digong, ipipli natin sa live natin para papahiyain natin yung tuwad committee na ngayon ay ginigipit si Tatay Digong dahil sa pira. Pira-pira lang naman yan. Sabi ni Julita Tabaw, noong hindi pa president si Tatay, hindi ako mapanatag kung hindi pa nakauwi mga anak ko sa gabi. Pero nung si Tatay, panatag na ako kahit hindi pa mag-chat sa akin, hindi ako nangangamba. Pero ngayon, ma'am, nangangamba ka na. Asawa ko nga eh. Kahit ako na nagsusundo sa anak ko, nangangamba pa rin eh. Kasi iba na nga ako ngayon. Malakas na ang loob ng mga durugista ngayon. Ito ba ang gusto ninyo, mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, sa ating bansang Pilipinas na sikat na mga durugista ngayon? Sila nang hari sa kalsada ngayon? Come on! Magpakatotoo kayo! Huwag nyo pong sabihin, pro Marcos kayo, pro Duterte kayo. Ilagay nyo sa gitna yung sarili ninyo. Tatanungin namin kayo, ano bang gusto talaga ninyo? Ang mga durugista hindi matatakot o ang mga durugista ay matatakot? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Kayo'y mabiktima ng durugista o ang durugista ibabaon? Pili lang. Sabi ni Lini Garcia, ay totoo po yan, asawa ko nung si Pangulong Duterte na presidente, nagbago na siya. At sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy na, di na siya bumalik sa bisyo na yan. Salamat PRRD. Mag-video kayo, isend nyo po sa aking FB page, tulungan po natin si Tatay Digong. Isampal natin sa mga mukha ng tuwad committee na yan na malaki po ang naitulong ni Tatay Digong sa sambayan ng Pilipino. Ito po, tuloy Kuya Bunggo. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hindi. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments, kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. So totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Sa, wala po akong role, hindi ko po mandato ang war on operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, engagement ng presidente, hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente. Halika dito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on drugs. Mm-hmm. Ayan po ang pagdepensa ni Kuya Bunggo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala umanong reward system. Pero again, uulitin ko po guys, may reward system man yan o wala, pabor pa rin ako sa nangyayari sa panahon ni Pangulong Duterte. War on drugs na ang takot mga durugista. Mas gustuhin ko pa ho na pinaparusahan ang mga drug lords kaysa yung mga inosenteng tao naghahasa ng mga durugista.
kaysa yung mga inosenteng tao nakikidnap ng mga durugista. Mas gustuhin ko pa ho na parusahan ang mga durugista na yan. At kung pwede lang, hukom, bitay ang parusa sa mga yan. Bakit ba sa ibang bansa, Middle East, o sa manpanig ng yung mundo, di man sila drug protector? Galit po sila sa druga. Yung mga sangkot sa druga, binibita, pinaparusahan. Meron pa nga tayo, mga kababayan, mga OFW, napaparusahan ng bitay dahil sa druga. Ito po yung totoo. Yan ang nakikita ko. Kaya tayo, mga Pilipino, puta, mag-isip-isip tayo kung saan kakakampi, sa Timbang Agba o sa Team Duterte na tunay na may malasakit sa bayan. Alam mo si Tatay Digong, alam naman niya, no? Alam naman niya ho, na ito ang mangyayari sa kanya. Na pagdating ng kanyang, pagkatapos ng kanyang termino, ay babalikan ho siya ng mga durugista. Alam niya yun. Pero at least, bayani siya sa maraming Pilipino. Alam natin yun. Hindi niya inalintala kung ano ang mangyayari sa kanya after ng kanyang termino. Pero ako, dahil binoto ko siya sa kanyang mandato na war on drugs, galit sa mga durugista, no? Aba, susuportahan ko siya. Hindi ko siya iiwanan hanggang sa dulo. Hanggat nandyan si Tatay Digong. Dahil bayani ho siya sa maraming Pilipino. Kayo mga nakakahiya, kayo mga nasa tuwad committee. Mga hunyango kayo. Oh, ito, ayon kay Kuya Bunggo, ito, may banat pa si Kuya Bunggo sa quad. At gusto daw niya, balak daw niya kasuhan itong si Garma. Pakinggan po natin mga kabisdak. Lahat ng zona 2016 up to 2021, anim na zona. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Bunsod nito, tinitingnan na rin ang mababatas ang pagsasampa ng kaso laban kay Garma. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Okay. Ayon po kay Kuya Bunggo, plano nilang magkaso kay Garma. Ito! Yung totoong nakakatakot mga kababayan ko. Sa panahon ni Tatay Digong, itong mga politikong ito, pag makapuri, sobra-sobra. Tama naman! Lahat ng suna, umapalakpak sila dahil sa war on drugs si Tatay Digong, hindi lang sila, pati tayo. Umapalakpak tayo. Totoo naman na talagang nabawasan ang druga sa ating bansa. Pero bakit nagkaganito na? Kasi nga, pira. Komentuhan natin itong hunyango na pinagsasabi ni Barbers noong panahon ni Pangulong Duterte. Sa mga hindi pa po nakapanood sa video ni Barbers, grabing puring-puri niya si Pangulong Duterte noong 2018, yung war on drugs. Pero ngayon, kikilabutan ka dahil siya ang chairman ng Tuwad Committee at black propaganda na. Anong tawag nito? Trapuh. Sana mapanood to ni Barbers. At tingnan niyo po ang sarili ninyo dito, Barbers. Tingnan niyo po
Pakinggan nyo po ang pinagsasabi nyo dito. Ikaw ba to o robot? Sana kikilabutan ka dito, barbers, sa mga sinasabi mo. Panoorin po natin, mga kabisdak. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasiya ay labanan ang ating problema sa droga. Gage! Narinig nyo yung sinabi niya? Napakaswerte ng mga Pilipino dahil nagkaroon tayo ng presidente na ang advokasiya ay labanan ang illegal na droga. Puta, tumpak ka dyan, sir. 2018. Talagang swerte talaga ang maraming Pilipino. Galing sa bunganga mo, sinabi mo, swerte ang Pilipino dahil nagkaroon tayo ng presidenteng galit sa droga, nilabanan ang droga. Bakit hindi mo tinayuan yung sinabi mo? Bakit hindi ka nanindigan sa sinasabi mo noon tungkol sa war on drugs si Tatay Digong, pero ngayon hunyango ka, animal ka? Oh, niluluko mo sarili mo dyan. Ano yung nagsalita ka? Nagpasipsip ka lang kay Tatay Digong? Pero totoo yung sinabi mo dyan, na swerte ang mga Pilipino dahil nagkaroon tayo ng presidenteng Duterte na galit sa droga, nilabanan ang droga. Swerte ho talaga, kaya pinaglalaban namin ngayon si Tatay Digong. Hanggang ngayon pinaglalaban namin, dahil swerte po talaga ang mga Pilipino kay Tatay Digong. Only Rodrigo Rua Duterte ang kumalaban sa mga durugista at drug lords. Pero anyari ngayon, ginagago nyo si Tatay Digong, tinarantado nyo. Pero noon, ang tindi ng sinabi mo dyan, ha, the real numbers, 2018 po yan. Sakrami, I think sakrami ho, yan. Nga tuloy, oh. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Animal, puring-puri mo dyan! Sus ko, Ginoo! Puring-puri mo si Tatay Digong dyan! Si Digong lang talaga! O paano nangyari, tol? Alam mo, kung ang mga taga Surigao del Norte ngayon, kung nakapanood ngayon, putay, kakahiya ka. Maniwala ka. Isusuka ka. Ikaw man yan? Di man ako yan. Legit trapo ito. Trapo, no? Polpolitiko, ipolitiko. Nakakabubo ang pira. Nakapagbago ng ugali. Pero malas mo. Dahil may social media ngayon, nakunan ka ng video, ito ngayon, pinag-uusapan natin at kalat na to sa social media. Oh. So ano yung mga pinagsasabi mo yan? Puring-puri mo si Tatay Digong, only Duterte lang. Yung mga private institution daw, yung iba pang ano, hindi nagawa, puro salita lang, pero si Tatay Digong, ngayon. Sabi ni Adrian, ako taga Surigao, sinusuka ko na yan. Matagal ng legit trapo pulpul. Oh. My God. Sabi, EI, gago, EI. Di EI yan, hoy.
Siya yan, si Barbers yan. Ano nangyari? O tuloy! Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, eh meron pong ipinapakitang totoong datos. O gagi, oh! Bibihira lang daw makita ng leader na kagaya ni Tatay Digong. Ay, good animal, no? Ganda man ang sinasabi niya dyan. Ganyan ang sinasabi niyang papuri kay Tatay Digong kung anong pinagsasabi. Pero yung sinasabi niya dyan, legit sa panahon na yan. Totoo. Yung sinasabi niya, bihira tayo makita ng leader na ganyan kay Tatay Digong. Maswerte ang Pilipinas dahil kay Tatay Digong. Real numbers, totoong nangyayari. Tumpak ka dyan, sir. Hindi kita binabas dyan sa sinasabi mo. Binabas kita, sir, dahil nagbago ang takbo ng isip mo. Ano bang pumasok sa utak mo na alam mo naman talaga magaling, maayos yung pamamalakad ni Pangulong Duterte sa war on drugs na ngayon nagiging hunyango ka na? Magkano nga? Ito, siya man yan. Katuwad committee. Ano yan, multo? Gagi, oh. Diyos ko. So ngayon, yung tuwad committee ngayon, walang kredibilidad. Zero credibility. Yung investigasyon ninyo sa Kongreso, yung tuwad committee, na itong chairman na ito, si Barbers, na dinidiin si Tatay Digong, hindi credible kayo. Walang kwenta kayo. Dahil ito man ikaw, noon, sinabi mo magaling si Duterte, pero ngayon, anong nangyari? Kaya tuwad talaga, animal. Wala, useless kayo. Huwag niyong dayain yung sambay ng Pilipino. Ikaw man yan, 2018 nga lang yan. Ngayon, 2024. So bakit mo nasabi na ito totoong numbers, the real numbers, tungkol sa nangyayari sa war on drugs? Kumbinsido ka dyan, puring-puri mo si Tatay Digong. So ibig sabihin, totoo lahat yung sinabi ni Tatay Digong at ng mga political bloggers at lahat ng mga Duterte diehard supporters na maganda ang ginagawa ng Duterte admin sa war on drugs. Maganda naman talaga. Pero ngayon kayo, nagsisinungaling kayo sa taong bayan, kinaladkad pa ninyo ang pamilyang Duterte sa committee ninyo, for what? Manira lang kayo. Paninira eh, sinabi mong maayos eh, may real numbers eh. 2018 ha? Okay, tuloy. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Puta, palakpakan tayo dyan! Barbers, papalakpakan kita dyan! Dyan! Sa talumpati mo na yan noong 2018, tama ka! Na ito ang kalagayan, tunay na kalagayan ng ating bansa. Ito ang totoong numero. Puta, palakpakan! Paano mo yan mababawi? Paano mo sasabihin sa mamayang Pilipino na maniniwala kami sa tuwad committee na ikaw yung chairman dyan? Paano makumbinsi ang bawat Pilipino na ang war on drugs si Tatay Digong ay ganito, 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 pangit, pangit? Ikaw na nagsasabi, maayos eh. Ikaw na nagsasabi, ito may real numbers, totoong numero. Ugak-ugak ka rin eh. Huwag nyo nang iboto to, ta mga taga Surigao, useless. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Aha! Ngunit kung hindi
masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation. Putang ina, ang ganda ng sinabi mo ni Malka. Oh, nag-alala si Tatay Digong sa future ng ating bansa. Kaya suportahan natin siya. Dapat suportahan talaga natin. Ang ganda ng sinabi mo yan, suportahan. Pero anong nangyari ngayon? Tinarantado nyo si Tatay Digong. Pinagtulungan nyo. Pinalabas nyo na masama. Pero paano na to? Hindi mo to pwede namin to madadaya. To gago. To kalat naman to sa social media. Trending naman to. Dapat kayo itukhang. Diba? Kayo dapat itukhang eh. Nagmisto lang mga protector kayo. Alam mo yung tukhang? Bisaya ka man. Tuktok, hangyo. Itukhang namin kayo. Kaming mga Pilipino, tutukhang sa inyo. Tutuktok kami, hangyo kami. Itigil nyo na yung tuwad committee ninyo na walang kabuluhan. Dahil kayo alam po ninyo, maganda yung war on drugs si Tatay Digong. Tuktok, kakatok at makiusap. Kakatok kami sa inyo, itukhang na namin kayo, at makiusap kami, itigil nyo na yan. Gusto nyo si Tatay Digong magtukhang sa inyo? Diyos ko. Tuloy oh. The future of our younger generation. Kaya nga ho, dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Olal! Magsama-sama, magtulong-tulong, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Hayop! Ito yung sinasabi mo, suportahan, pero ngayon galit na galit kay Digong. Mga roko-roko. Intindi talaga ng pera ni Tambaloslos, no? Sako-sako ba? Ay, di, wala pera ni Tambaloslos. Pera ng taong bayan. Sarap to batuhin ng kamatis. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. Ah! I am glad that no less than the president is leading this war. Tingnan mo ha! Hindi daw to basta-basta. This war is not an ordinary war. Alam mo pala na hindi ordinaryo ang war on drugs. Alam mo yan. No? Oh, bakit may tumawag sa akin? Huwag kang tatawag-tawag. Oh. Alam mo yan na hindi ordinaryo ang digmaan kontra drugista. So, mayroong collateral damage. Hindi perpekto. Normal talaga yon, may collateral damage, pero millions of Filipino peoples naman ang nakinabang. Galing-galing sa bunganga mo eh. So anong pag hinimutok ng butsi ninyo dyan sa ano ninyo, sa tuwad-tuwad committee ninyo, itigil nyo yan. Patukhang namin kayo kay bato. Oh. Aloy, oh. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. Abu Angad. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals. Putangina, sinabi mo pala yan eh. Ay, huwag kang tatawag-tawag. Gage, oh. Teka lang guys. May makulit to. I-mute ko muna kasi may tumatawag, oh. Ang kulit ng animal na to talaga, oh, nagagalit na ako kay Barbers. Ang galing ng sinasabi mo dyan, Barbers!
Gupitan kita. Anong nakain ito? Bahaw? Kinain ito ginto. Galing ano? Galing Bangko Sentral. Bininta ni Bangag. Yeah. Diyos ko. Mm. Narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. Ano daw? Hangang-hanga daw siya sa ating presidente? Ano yun? Kasi pinangalanan daw talaga ni Tatay ito yung lahat ng mga narco politician, narco cop, sana pinangalanan ka ni Malka. Hoy! Hangang-hanga, ha? Si Dayunyor nga, pinangalanan, di ba? Suportahan mo na, ha? Ah, hindi naman diretso ang pinangalanan si Dayunyor, pero alam na natin si Dayunyor yan nung eleksyon. Kaya tama lang talaga yung sinabi mo na hangang-hanga, hanga ka kay Tatay Digong. Nangalanan man talaga. Anong nangyari ngayon? Nakalunok ng baritang ginto. Aloy! I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs. Butang eh! gagi! Pag napanood mo to, Barbers, yung sinasabi mo, baka maihi ka. Sana daw, pagkatapos ng termino ni Tatay Digong, ay pagpatuloy ang war on drugs. Paglose. Patuloy? Puta, galit na nga kayo kay Tatay Digong eh. Ano nangyari? Yung nakaupo sa Palacio de Polboron, may Polboron video. Dapat yun ang pinatawag ninyo. Hindi nyo mapatawag, no? Kasi may busal kayo kay Tambaloslaws. Hello, Vivian Plita. Maraming salamat po sa pakulay. Alam mo, Barbers, itukhang mo nga yung nasa Palacio de Polboron. Pag itukhang mo, bilib ako sa'yo, iboboto kitang presidente sa Republika ng Pilipinas. Pag tumakbo ka, tukhang mo nga. Kaya mo? Total, sabi mo naman, ipagpatuloy ni Tatay Digong yung war on drugs. Di man ipinagpatuloy ni Ngagbap, tukhang mo nga, Palacio de Polboron. Total, kalat naman yung Polboron video eh. Pinagtatakpan lang ninyo. Grabe, antindi, no? Kasi hindi ho natin kaya masolve itong problema to in a span of 6 years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Ano daw? Mandakin mo ha? Sa talumpati na yan ha? Gusto pa talaga niyang magiging presidente pa si Tatay Digong. Extension daw! Orol, ruko-ruko mo! Ginagago mo na nga si Tatay Digong ngayon. Extension ha? Anong nangyari? Diyos ko, mga trapo nasa Quadcom ngayon. Nang sa ganun, ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the president to extend this term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi? Tingnan mo, candid daw siya. Bakit naman hindi? dapat galit ka ngayon sa nagba-admin. Dahil walang war on drugs. Gusto mong extend si Tatay Digong? Sus ko, Ginoo, nabuang man. Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal
sa bayan. Mm. Hindi lamang ho, puro salita. Mm. Marami na ho tayo naging leader, puro salita. Marami na ho kayo narinig dyan. Kagaya si Bangag. Nignan mo ha? Grabe man yan, di ba sa kinikilabutan ngayon? Ipopost ko ulit to sa FB ko. Ah, hindi pala sa FB, sa isang channel ko po. Ipost ko po to mamaya. Ah, bukas pala, alas 11. Ah, i-share po ninyo nang mawala ng kredibilidad itong tuwad committee ni Barbers. Dahil lahat ng sinasabi naman niya dyan, 2018, okay naman talaga. Totoo naman na mapalad tayong maraming Pilipino sa panglaon ni Tatay Digong. Alam niyo po, Barbers, kung ikaw may paninindigan, ihinto mo yung tuwad committee at huwag mong pakinggan yung mga drug lords sa committee nyo. Bakit yung mga drug lords, iyan yung pinapakinggan ninyo? Believe na believe ka kay Tatay Digong, di ka ba kinikilabutan dyan sa tuwad committee? Di ba sinasabi mo, sir, tika lang, putak. Totoo naman, magaling si Duterte. Bakit natin ginigisa dito? Bakit natin ginaganito si Digong? Dapat nga ang mismong magsabi ng ganyan na maganda ang naitutulong ng war on drugs ng previous admin ay siya. Itong si Barbers. Dahil nanggagaling lahat sa bunganga niya. Mabuti pa si ano? Mabuti pa si Guma. Dahil nanindigan si Guma na naitulong, malaki ang naitulong ng war on drugs sa ating mga Pilipino sa kanyang syudad. Pero ito, si Barbers, puring-puri niya si Tatay Digong noon, di man niya masabi ngayon yan. Bakit? Dahil may pera. May pera ho kayo. May lagay. O ito, di ba, Barbers? Iplingan natin si Guma saglit lang. Nandyan pa ba? O ito. Hindi ka ba, Barbers, mahiya dito kay Guma? Sa sinasabi, sa quad committee man to, hindi ko kinilabutan si Barbers dito sa sinasabi ni Guma. Oh. And lastly, with regards to the statement of Fidea, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. Mm. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung situation namin during the drug war, because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot sila na mamatay, and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. Tingnan mo, siya pa yung sumasagot kay Guma diyan. Di ba napahiya sa diyan? Dapat sinabi niya tama ka diyan, kung Guma. Kaya itigil na natin itong animal na tuwad committee na ito. Nakakabobo talaga yung pera. Alam nyo pa sino nakinabang dyan sa tuwad committee? Hindi tayong mga Pilipino. Hindi po tayo nakinabang dyan sa tuwad committee at gumagastos tayo dyan sa committee na yan. Ang mga animal, mag-uber tayo pa ang mga ruko-ruko. Saan ka nakakita? Investigasyon ng committee, mag-umpisa ng alas 9 ng umaga, matatapos alas 10 ng gabi. Antindi nga eh ng mga sapak. Oh, hindi naman nakinabang ang maraming Pilipino dyan. Sinong nakinabang dyan? Durugista man. Natuwa naman ang mga durugista sa kanila. Nakinabang yan si Dilima. Mga nakinabang niya, makalaban ng mga Duterte, Dilawan, Pinklawan. Mga Pulawan. Ang totoong mga nagmamahal sa bayan, hindi nakinabang. Ako'y pagtanggol ko si Tatay Digong hanggang sa dulo ng walang hanggan. Dahil bayani yan si Tatay Digong sa akin.
Hindi lang sa akin, sa bawat Pilipino. Tingnan mo. Ito, Laila de Lima. Tingnan mo, Senator Bato. Kakasuhan ka ni de Lima, Senator Bato. Oh. Makikipag-meeting po ako sa mga abogado ko. Pag-uusapan po namin yan. But of course, my first thought was, eto, meron ngayon talaga. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.